magsitayo po tayong lahat at ating pong dasalin ang orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya ay naglihi lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, at ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesus Kristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Hesus Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyo kagandahang loob, mga nako'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating mahabaging Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay minsan lamang naganap, subalit nagpapatuloy ito sa mga buhay na binabago ni Jesus. Sa tuktok ng bundok, nasilip
ang natatagong kaluwalhatian ni Jesus. Kaya nga't hilingin natin na sa patuloy nating paglalakbay, tayo'y patuloy na magtiwala at manalig sa Kanya. Upang tayo maging maganap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang itinuro ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa napakarami. Ang sa iyo'y pagpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abraham sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon'y tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siyang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na ang aming makamit o poon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa sa iyo'y nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag ng Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, dugod ko din bintang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya, "huwag kayong matakot." At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma. Patuloy ang ating paglalakbay sa banal na panahon na ito, 40 araw ng banal na pagsasanay, pagsunod kay Jesus, patungo sa Kalbaryo, patungo sa krus ng ating kaligtasan. At tayo'y narito ngayong umaga sapagkat tayo'y inanyayahan, tinawag ni Jesus Nazareno. Tayo naman ay sumagot at tumugon. Kaya ang pagdating natin dito, pagdalo natin dito, para bagang sinasabi sa atin ngayon ni Jesus Nazareno, kayo'y tinawag ko, kayo'y mahal ko. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayo'y laging tinatawag ni Jesus Nazareno. Araw-araw ng ating buhay, tinatawag niya tayo. At saan niya tayo tinatawag? Ngayong araw na ito, isang salita ang nais kong patuloy nating pagnilayan, lalo na ngayong Kwaresma. Pagbabago. Pagbabago. Ito ang diwa maging ng ating mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa, narinig natin sa aklat ng Henesis, 12th chapter, ang pagbabagong naganap sa kasaysayan at tadhana ng tao. Sa mga unang kabanata ng Henesis, nakita natin ang naging trahedya sa sangkatauhan. Nagkasala si Adan at si Eva. Nagpatayan ang unang magkapatid, si Cain at Abel. Naganap yung malaking baha na lumipol halos sa buong daigdig, maliban lamang sa pamilya ni Noe. Nagkawatak-watak ang sangkatauhan dahil ninais nilang itayo ang tore ng Babel. Kumbaga sa drama, masabi natin, parang panay kamalasan na lang ang nangyari matapos ng kasalanan. Patayan, dilubyo, pagkawatak-watak. Ngunit ngayon narinig natin na bago ang lahat nang tinawag ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham upang maging ama ng kanyang bagong lipi, ng bagong angkan. Kung sinira ng kasalanan ang unang nilikha ng Diyos, ngayon, nais na naman ng bagong nilikha ng Diyos. Kaya tinawag niya si Abraham. Ngunit para magkaroon ng pagbabago sa buhay ni Abraham, kailangan niyang iwan ang kanyang bayang tinubuan. Kailangan niyang umalis at pumunta sa lupang pangako. Kailangan iwan ni Abraham ang lahat. At higit sa lahat, kailangan niyang sumunod sa tawag ng Diyos. Makinig sa tinig ng Diyos. Kung gusto raw ng tunay na pagbabago, kailangan iwan ang lahat. Kailangan makinig at sumunod sa Diyos. Sa Ebanghelyo nakita natin, mayroon ding pagbabagong nangyari. Si Jesus nagbagong anyo. Sabi nga sa Ebanghelyo, pumuti ang kanyang suot
At nagningning si Jesus sa harapan ni Santiago, Pedro at Juan. Pero bakit ba nagbagong anyo si Jesus? Palabas lang ba yung pagbabago niya? Parang magic? Nagpakitang gilas lang ba si Jesus? Kaya nag-iba yung kanyang anyo? Kung babalikan natin ang kwentong nangyari bago yung pagbabagong anyo ni Jesus, maalala nyo si Pedro nung nagtanong si Jesus, sino ba ako sa inyo? At sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo, ang tagapagligtas, ang Mesiyas. Di ba natuwa pa nga si Jesus sa sareno? At sabi niya kay Pedro, Pedro, ito'y sinabi sa iyo dahil binigay ito sa iyo ng Ama sa langit. At pinili niya si Pedro para maging pinuno. Ngunit nang sinabi ni Jesus sa sareno, pupunta tayo sa Jerusalem. At doon sa Jerusalem, huhulihin ako, pahihirapan ako, papatayin ako. Di ba na bago yung tono ni Pedro? Sinabi ni Pedro, huwag na wang mangyari yan sa'yo. Ano mo'y sinasabi ni Pedro, hindi ko paihintulutan mangyari yan sa'yo. Ayaw ni Pedro ang krus. Kaya ano naman ang sinabi ni Jesus sa sareno? Lumayas ka, Satanas. Sumunod ka sa akin. Dito nais kong bigyang pansin natin yung pinagdaanan ng mga alagad. Inaasahan nila na si Jesus Nazareno ang kasagutan sa lahat ng kanilang problema at pangangailangan. Akala nila si Jesus Nazareno ang magbabago ng lahat sa buhay nila. Mababago, hahanguin sila sa kahirapan, lilipulin ng mga kaaway, magtatagumpay sila, sila ang maluluklok sa kapangyarihan. Kaya kung iisipin natin, akala ng mga alagad, pagpunta nila sa Jerusalem, sila naman ang mananagana. Dahil nga akala nila, si Jesus ang tagapagligtas. Pero anong sinabi ni Jesus? Pagpunta natin sa Jerusalem, papasanin ko ang krus. Ipapako ako sa krus. Kung ilalagay natin yung sarili natin sa mga alagad, parang binuhusan sila ng malamig na tubig. Para bagang meron kang taong inaasahan na siya yung magpapayaman sa'yo, tapos biglang sasabihin sa'yo ng taong yun, alam mo, wala nga akong pere. Siguro mabilis pa sa alas 4, iiwan mo yung taong yun. Siguro itong taong to, akala mo, pag sinamahan mo, kayo ang uupo sa pwesto. Kayo ang magiging makapangyarihan sa lahat. Tapos biglang sasabihin sa inyo ng tao, alam mo, tayo nga ay maglilingkod. Hindi tayo ang mauupo. Tayo ang magsisilbi. Siguro, mapapakamot ka sa ulo mo, sabihin mo, uuwi na ako. Hindi na ako sasama sa iyo. Ganito yung pinagdaanan ng mga alagad. Marahil gusto nilang iwan si Jesus sa sareno. Kasi hindi nila sukat akalain na yung magiging kasagutan sa kanilang mga hinahanap sa buhay, mahihirapan. Ipapapatay at ipapako sa krus. Sa ganitong diwa, kaya isinama muna ni Jesus yung tatlo, yung mga pinuno, para ipakita yung pagbabagong anyo. Para ipakita sa kanila, oo, papasanin ko ang krus. Ipapako ako sa krus. Pero mabubuhay ako maguli. Magtatagumpay ako.
Para bagang sinasabi ni Jesus sa Sareno, hindi ko mababago ang ating magiging paglakbay. Hindi ko mababago ang sitwasyon. Pero ako, hindi ko kayo iiwan. Mga kapatid, hindi ho ba minsan ang akala natin ang kailangang baguhin ay ang mga nasa paligid natin? Marahil lagi nating inaasahan, Lord, sana mabago na yung trabaho ko, mabago na yung pamilya ko, mabago na yung mga kasama ko, mabago na yung bayan namin, mabago na yung simbahan namin. Ang dami nating gustong magbago, lalo na yung nasa paligid natin. Para bagang sila Pedro, Juan at Santiago, ang gusto nilang baguhin yung krus. Sana wala ng krus. Sana wala ng paghihirap. Sana wala ng pagsubok. Pero pinagbigyan ba sila ni Jesus sa Sareno? Hindi. Ano ang binago ni Jesus sa Sareno? Ang binago niya yung kalooban ng kanyang mga alagad. Hindi niya binago yung nakapaligid. Ang binago niya yung kalooban ng kanyang mga alagad. Para dumating man ang krus, dumating man ang pagsubok at pag-uusig, matibay sila, matapat sila, at kanila pa ring mararanasan ang tagumpay ng Diyos. Mga kapatid, itong araw na ito, ito rin yung nais sabihin sa atin ni Jesus sa Sareno. Hindi sa lahat ng pagkakataon mababago ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Opo, minsan dinadasal natin, sana matanggal ito, matanggal yung sakit ko. Sana matanggal itong problemang ito. Sana mawala itong bagay na ito. Pero minsan po mga kapatid, hindi ito ang ipagkakaloob sa atin. Pero hindi po ibig sabihin nun, hindi nasagot ang dasal natin. Hindi po ibig sabihin nun, hindi na tayo mahal ni Jesus sa Sareno. Dahil kadalasan, ang mas binabago niya yung kalooban natin. Para lalo tayong maging matatag, lalo tayong maging mabiyaya, at higit sa lahat, lalo tayong mapalapit sa Kanya. Kaya napakaganda po nung huling sinabi ni Jesus sa Sareno. Nung sinabi ni Pedro, dito na lang tayo. Diba? Yun yung gusto natin eh. Dito na lang tayo. Walang problema. Maluwalhati ang lahat. Pero hindi. Kailangan nilang bumaba ng bundok. Kailangan nilang bumalik sa buhay nila. Kailangan nilang harapin ang mga pagsubok nila. Kailangan nilang pasanin ang krus nila. Pero anong nangyari bandang huli? Nang mawala ang lahat, wala na yung kaluwalhatian, wala na si Moises at si Elias, ang natira lamang si Jesus na Sareno. At ano raw ang sinabi ni Jesus sa Sareno? Tumindig ka. Huwag kang matakot. Mga kapatid, tuwing nakikita natin si Jesus sa Sareno sa altar, di nyo ba napapansin, pasan niya ang krus. Para bagang sinasabi niya sa atin, minsan hindi ko matatanggal ang krus mo. Minsan hindi ko maaalis yung pagsubok mo. Minsan hindi ko matatanggal yung mga pabigat sa buhay mo. Pero tumindig ka. Katulad niya na tumitindig at hindi kayang ibagsak ng krus. At higit sa lahat, naisabihin sa iyo ngayon ni Jesus sa Sareno, huwag kang matakot. Sapagkat hindi man mabago lahat-lahat sa buhay mo, kasama natin siya.
nasa puso natin siya. At dahil kasama natin siya, ang tagumpay niya, ang kaluwalhatian niya ay mapapasa atin. Tumindig ka, huwag kang matakot, sapagkat kailanman hindi tayo iiwan ni Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kaming lahat, nagsusumamo sa iyo. Kung ipagkakaloob niyo po, baguhin niyo po ang mga bagay-bagay sa amin. Bigyan niyo kami ng lunas, pagaanin niyo po ang aming paglalakbay, ang mga pagsubok, ang mga panganib. Ngunit, mahal na pong Jesus Nazareno, kung meron kayong mas malalim na dahilan na hindi mabago ang mga bagay na ito, higit sa lahat, baguhin niyo po ang aming kalooban. Baguhin niyo ang aming buhay. Talikuran nawa namin ang masama. Makinig kami at sumunod sa iyo upang sa gayoy dumating man ang pagsubok, babangon kami, magpapatuloy kami, magtatagumpay kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, sinasabi mo sa amin lahat dito ngayon, tumindig ka, huwag kang matakot. Salamat po sa patuloy na pagmamahal at patuloy niyo po kaming pagpalain. Mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon narinig natin mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos Amang ibinubunyag na si Jesus bilang kanyang minamahal. Idulog natin ngayon ang ating mga kahilingan at sabihin natin, Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa simbahan, maging salamin ng iyong pag-ibig nawa, sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko, sa aming panalangin at paglilingkod sa isa't isa, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga pulisiya ang kanilang nililikhat ipinatutupad, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, matagpuan nawa namin ang kahulugan ng aming pag-iral sa pag-ibig at buhay ng isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa kabataan, tulungan mo sila sa kanilang pagsisikap maging mabuting tulad mo, silang pag-asa ng aming pamilya at pamayanan. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, yakapin mo sila sa iyong walang hanggang pagmamahal. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal.
Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin, Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Pakinggan mo ang iyong mga minamahal, Ama. Ilapit mo pa kaming lalo sa iyong puso upang kami matutong umibig katulad ng iyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko pagkat aking iniibig sa magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Tuwing misa, tayo'y tinatawag ni Jesus na sumunod sa Kanya, makinig sa Kanya, upang
mabigay niya sa atin ang biyaya ng pagbabago. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin yung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin dito,
kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kapag matigas ang aming ulo at puso, kapag ayaw naming makinig at sumunod sa iyo, kapag tumatanggi kaming magbago at tumalikod sa masama. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ay bubukal
dadaylang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan niya aking pagmamasdan. At do'y humingi sa kanya ng patnubay sa pag-inom ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa tubig na walang hanggan. Ang Panginoon ay ilaw ko at kaligtasan, sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang muog ng aking buhay, sino pa ba ang aking announcement? Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalawang Lenten Recollection sa darating na March 7, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang ating pong tagapagsalita ay si Reverend Father Robert Arellano, ang ating parochial vicar. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo na kami sa karikta ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong pong tulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala dito ng bigas, delata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay hindi lang nasusukat sa dasal, kung hindi sa ating pagmamalasakit, pagtulong sa ating kapwa at pagbabagong buhay. Ang pagbabago ng kalooban, ang tunay na himala ni Jesus Nazareno, sapagkat kapag nabago ang ating kalooban, bagamat may pagsubok at krus, mananatili tayong nakatindig at matagumpay kasama siya. Kaya ngayong linggong ito, tandaan niyo ang sinasabi ni Jesus Nazareno sa atin,
Tumindig ka. Huwag kang manatiling nakadapa. Huwag kang susuko. Huwag kang mamawala ng pag-asa. Huwag kang matakot. Sapagkat hindi man mabago ang maraming mga pagsubok sa buhay natin, kasama natin at hindi tayo iiwan ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang lakas at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.